mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Umakyat si Jesus sa bundok para manalangin at magpalipas ng magdamag sa pagdarasal sa Diyos. Nang nag-umaga na, tinawag niya ang kanyang mga alagad at pumili siya ng 12 sa kanila na tinawag niyang apostol. Si Simon na pinangalanan niyang Pedro, si Andres na kapatid nito, si Jaime, si Juan, si Felipe, si Bartolome, si Mateo, si Tomas, si Jaimeng anak ni Alfeo, si Simon na tinaguri ang Zelota, si Judas na kamag-anak ni Jaime, at si Judas Iscariote na naging tagapagkanulo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Nang panahong iyon, umakyat si Jesus sa bundok para manalangin at para magpalipas ng magdamag sa pagdarasal sa Diyos. Pinasilip sa atin ni Lucas ang bahagi ng buhay panalangin ni Jesus na sa tuwi na ay nakikipag-ugnayan sa kanyang Aba. Ang panalangin ang nagpapaningas na nagbibigay ng apoy sa misyon ni Jesus. Sa bawat kibot ni Jesus, maging pagkatapos ng maghapong paglingap sa mga may sakit at mga naghihirap sa buhay, hindi niya nakakaligtaang manalangin sa kanyang Ama sa Langit. Sa pamamagitan ng taimtim niyang pananalangin at pakikipag-ugnayan sa kanyang Aba, humuhugot si Jesus ng lakas, hangarin at katiyakan na sadyang kailangan niya sa pagpapatuloy ng kanyang paglilingkod sa tao. Sa plano niyang pagtatatag ng bagong bayan ng Diyos, ipinakita ng Ama kay Jesus na kailangan siyang pumili ng 12 mula sa marami niyang mga tagasunod. Ang bilang na 12 ay sadyang makabuluhan dahil hudyat ito ng pagbangon ng isang bagong bayan ng Diyos sa harap ng pagbagsak ng 12 tribo ng Israel. Maaaring ipinapakita ng Diyos kay Jesus ang iba't ibang pag-uugali ng mga lalaking ito na iba rin sa kanilang paniniwala sa politika at buhat sila sa iba't ibang antas ng lipunan. Maaring ipinakita ng Ama ang mga kalakasan at maging mga kahinaan ng mga lalaking ito. Alam ni Jesus na hindi magiging madaling tipunin ang 12 ito, kaya't mananatili siyang umaasa sa tulong ng Diyos Ama. Pagsasagawa. Hilingin mo kay Jesus na tulungan kang maging tapat sa iyong pananalangin.